me naman, Bianca. Yes. So, Bianca, I have a question. Kailan ka nagsimulang ma-in-love sa pagluluto? My dad likes to bake. Yung mom ko naman, she's into cooking. Siyempre, you're gonna learn how to love it then. Ina-associate ko siya sa emotions ko, ang pagluluto. So, kung I'm feeling sweet, mag-bake ako. If I'm feeling salty, magluluto ako. Ikaw, bakit? Bakit? Nahilig ako magluto. Well, kasi bata pa lang ako, yung business din ng magulang ko is karinderya. So, ayun, nag-aral ako for 1 year. Tapos, nakapag-OJT rin ako sa mga cafes, sa mga restaurant. Same interest pa rin tayo. Cooking. Dito sa Play Twists, pagsasamahin namin ang aming skills and emotions to create a new dish na very easy to do at home at patoks na patok sa ating mga Gen Z. Kaya guys, for budget-friendly meals, we got you mga me! Ang gagawin ko ay omurice. Pero dahil nasa Play Twists tayo, dapat may twist, di ba? So, instead of rice, ang gagamitin ko ay pancit canton. So, Bianca, pambara yung akin. Eh, anong gagawin mo? Anong panulak mo dyan? Peach boba. Peach boba milk tea with freshly picked peaches from the highest mountains of Italy. Ay, naku! Sige, okay, I'll go. Meron ako dito. Ang mga ingredients ko, guys, ay, of course, yung noodles ng pancit canton. May kasama ng oil yun and soy sauce. And then I have cabbage, onion, salt, ketchup, of course, pepper, carrots, and of course, egg for the omelet. Isa lang na natin tong noodles natin. Para lumambot na yung puso niya matigas. Sige nga. So, since na-mention mo yung about sa pagpalambot ng puso, can you give our viewers advice kung paano masa-spice up ang relationship na parang may sabihin, like namamatay na? Nasasali kasi ang mga tao, di ba? Sa mga bagay na paulit-ulit nilang ginagawa. So, maybe kapag nararanasan nyo na yung panlalamig, baka kailangan yung gumawa ng mga activities. Na bago, together. Paano kung ikaw na lang yung gumagawa ng effort para mag-work in relationship? Hindi pwede na ikaw lang yung mag-isa sa relationship. So, hindi mag-work yun kung exactly. Ikaw lang. It takes two to tango. Am I right? Correct! So, habang nagbo-boil tong pancit noodles, painitin lang natin ng onti itong pan. And then, ilagay na natin yung oil na galing sa sachet ng pancit canton. Kasi bakit ka pa bibili or hahanap ng iba kung meron naman na, di ba? At ganun. Kaya, ako'y maglalagay na ng sibuyas sa aking pan. Pero if you wanna put garlic, pwede naman kayo maglagay ng garlic. Pero ako, for today, hindi ako maglalagay ng garlic. Okay. Kapag lumalabas na yung amoy ng onion, pwede nyo nang ilagay yung kasunod ng mga ingredients. Okay. So, isi-strain nyo naman na yan. Yup. So, para ma-stop yung cooking ng noodles, kailangan natin siyang iparam ng cold water. Okay, para hindi tuloy. Sa kahit anong noodles yun, guys, sa kahit pasta, pwede nyo gawin yan. Para ma-stop na yung cooking. Yes, you can put na the carrots. Carrots. Unahin natin, carrots guys. Lang. So, ilalagay ko na ang aking carrots. So, okay guys, kaya inuna ko yung carrots. Kasi matigas ang carrots eh. Diba? Parang puso ng mga lalaki. Ng mga nagpapaasa. Nasasabihin na mahal ka, tapos the next day, hindi naman pala. Hindi lang gagawin ng kaba. Hindi, wala naman. So, hindi ko muna nilabas yung chicken kasi madali siyang magkaroon ng bacteria, which is salmonella. Anything with chicken is yummy. Ako kasi, I'm a chicken person eh. I like chicken because it's so tender and juicy delicious. So, ipag-mix ko na yung aking toyo na galing din dun sa pack ng noodles and then the ketchup. Yeah. Habang minimix ko to, can you please add salt and pepper to that? Okay. Thank you. Just a pinch? Yep. So, since andito nga, may toyo nga tayo dito. I-mix mo yung toyo ng jowa. Ano yung toyo ng jowa? Toyo! Ano yung toyo? Wala kang toyo? Ano yung toyo ng jowa? Toyo sa utak.
Wala, hindi mag-work kay Jack. Toyo. As in, toyo, sinaan to. Toyo. Ano yun? Paano ko ba i-explain ang toyo? Ayan, topak. Topak? Alam mo yung topak? Oo. Ano yung topak? Like, crazy in the head. No, wait lang tayo, guys. Kasi, ayaw natin mas munog yung niluluto natin. Pero siguro ganun, huwag din masyadong mainit yung relationship din. Kasi, baka masyado kayo magkainitan at magkasawaan talaga. Do you believe in love bombing? Alam mo yun? Ano kapag piniinit mo masyado yung relationship mo, so bigay ka ng bigay ng bigay ng bigay, kumbara in 2 weeks, the third week, wala na. Yes. Sabag, like, in 2 weeks, nakukuha mo yung certain amount of love na dapat mo makuha in 2 years. Gets mo yung explanation gets, okay, mo. Gets. Love bombing. Parang pinadali nyo. Pinadali nyo. And I don't think that's true love. Because true love takes time. Naniniwala ka ba sa Rapunzel? Naniniwala ka sa love at first sight pala. Love at first sight? For me, it was infatuation lang. Kasi... Lagay ko lang yung cabbage. Oo, sige. Kasi for me, parang, you can't love someone based on their looks. Yes, so it can be infatuation. You can learn to love the person in the future, but love at first sight? Maybe not for me. Tayo yung mag-plate na. Ito yung weak point ko eh. Kahit nung nagsuschool ako ng culinary, plating. Hindi ako masyadong magaling sa plating. Alam mo yung feeling na parang gusto mo maging artsy siya, pero gusto mo rin ng marine. So hindi ko alam kung ano yung... Ah, usi ko ba pagdating sa plating? Oo. Okay. Alright. Okay. Set aside natin ito. I'm ready for the main event. Woo! This is the hardest part nitong dish natin for today. So, meron ako ditong 4 na itlog. Take 2 sa isang plate. Ayan. And then, I have water and milk. Naihahalo dito sa mga itlog. Okay. Ang egg dish, ang pinakamahirap aralin at mahirap perfectin. So, kapag na-perfect mo siya, bibigyan ka ng ano, ng chef's hat na malate. Ganon. So, habang ano, winu-whisk natin to, dapat dahan-dahan lang. Kasi gusto natin maging silky yung okay. You can use grease or oil. Okay. Or butter with oil. Kasi kapag butter lang, masusunog. Masusunog agad siya. Mabilis masunog ang butter. So, i-coat lang natin yung pan natin ng grease or oil. Okay. Okay na to. Sige na. Iwasan natin ang konti. Then, I'm just gonna use a spatula. Yan. Laban ako, men! Kaya mo yan. Okay, go. Kailangan ko siyang mag-close. Hey! Diyan ka! Ito na! Nakain na tayo! Sige na, go! Totoo siya, dahil nakain na tayo. Gutom na ako. Tingin mo naman mag-ano na mag-dinner na, guys. Thanks na! Mahirap kasi kailangan yung ilalim hindi matapos. Tumapat siya doon. Okay. So, ayun! Ang omo ko si Ate Jillian ay medyo maalat at medyo heavy sa chan. Papartner na natin siya ng something light, sweet, but still healthy. Okay? Ang perfect pair natin dyan, I feel like, would be a peach boba milk tea. Okay, so, papakita ko sa inyo yung ating ingredients. So, we have over here some mint and then some peaches. Ito ang ating magiging boba. Then, I shaped it into circles na using a small measuring spoon. So, papakita ko sa inyo kung paano. Some ginger, some ating peach syrup, any milk of your choice. Personal preference naman niya. Some honey, tapos konting water, and then ito ulit peaches, and then ito, this is brewed tea that I use black tea. Okay, so let's start. So, ang una natin gagawin ay ang ating peach syrup, which will be our sweetener. So, ito, we just need a pan. Okay, yep. Over low heat lang. Ang una natin ilalagay ay ang ating syrup. This is honey, by the way. This is honey. You can also use agave, and then, okay, this naman is water. Just a little bit. Okay, and then you can start mixing a little habang
Wala. Ilagay mo na ang inyong peaches, pampalasa. So, ang ginamit namin ay canned peaches kasi ang peaches hindi masyadong available in the market. Though ang peaches, fun fact, I know it originated from China. Wow! Oh, wow! Wow! Wow. So, I love it! I love it! So, ito yun. Nakailagay natin. Lalagyan naman natin siya ng vanilla extract. Ikaw ba? You like milk tea? Oo, oh, kasi you can never go wrong with milk tea. Right? Oo. Baka sa pagpili lang talaga ng partner tayo, nagkakamali. No, biyang. Ito naman, lalagyan din natin siya ng ginger para mabalance out yung sweetness. It will give it konting kick lang. Pero as a sweet girl, making sweet peaches, ano yung mga sweet gestures na ginagawa mo, especially pag in love ka? Sweet? Siguro ako kasi, ang love language ko, it's acts of service. Alam mo yan. Siyempre, if I fall in love, I will really go beyond what I can do para sa'yo. Kunwari, hatid kita, sundo kita, kahit ako yung... Gusto ko yung mumubulong ako dito. Oo nga eh. Mumubulong ako. Kasi makamay na. Okay lang yan. Itang. Or siguro paglulutuan ko, kahit midnight, na-try ko yun, nagluluto ako midnight. Parang ako yung naliligaw, naluluto ako, may mommy, daddy. Oh, no! Kaya, sorry. Tatanong sila, minsan, kaya nagluluto? Ah, baon ko bukas, high school pa ako. Parang yung totoo, nagluluto ako noon, parang sa gaya. Kasi nagsasoccer siya. Oh, no! Ganun ako before. And, well, ayun, yun kasi. Yun yung love language. Acts of service. Pero, acts of service. Alam nyo guys, para sa akin, nakakatulong yun sa... relationship kapag nalaman mo kung ano yung love language ng partner mo. Yes! Tingin ko lang. Ikaw ba? What's your love language? Acts of service din ako. Acts of service din. Yeah, that's true. Pero parang baka yung gusto kong ma-receive, ano, words of affirmation. Siguro. Yeah. Quality time. So, dyan mo talaga imamash yung peach. Yes. Mismo sa akin. Or you can, para mabilis. Or you can choose to puree it if you want. How about when it comes to boundaries? Pag nagsasuffer na yung sarili mo, or mental health mo, emotional health mo, baka, huwag naman. Okay. Maawa ka naman sa sarili mo. Hindi mo deserve yun. So, ganyan lang ganyan siya. Ganyan lang siya. Not so much. Kasi isa-stray naman natin siya. Okay, since red ang spatula natin, like red flags, ano para sa'yo ang red flag? Bakit ako yung tinatanong mo? And then, sasagutin kita after. Ayoko hindi nagsasalita ng problems. Mm-hmm. Basta ayoko yung hindi nagkikwento. Okay. Ayoko hindi nakikipag-usap. Oo. Kasi nga, paano mo nga maiintindihan? Okay. Hindi mo malalaman kung ano yung problema or kung ano yung nangyayari sa kanya. Kung hindi nyo sasabihin. Ako naman yung red flags for me would be. Alam mo, honestly, nahihirapan ako makakita ng mga red flags eh. Especially sa, nahihirapan ako, medyo bulag ako dyan. Kunwari, red flag ka. I love you. Joke! Hindi. I mean, for me kasi naniniwala kasi ako, a red flag can always turn green. As toxic as it sounds, hindi ko sila nakita as red flag. Like, I can always give them a chance to grow and I'd love to be a part of that. Kaya sinasabihan kita ngayon. Kayo, guys. Dapat alam niyo yung consequences kapag sobrang nagbigay kayo. Tsaka sana, pag nangyari yun, hindi kayo naman mapagod or matakot na magmahal. That's true. Eh, kamusta naman kung niluluto mo? Okay, konti na lang yan. Kasi kailangan niya maging syrupy. Siguro habang nasa high-end, pwede na natin i-assemble yung... Oh, sige, babantayan ko itong... Okay, saka-prep na siya, pero layer by layer, para medyo may difficult siya. Oh! Nung kapakita ko sa inyo kung paano namin ito ginawa. Ito, kasi ginawa namin siyang shape into a boba. So, ito, meron kaming measuring spoon. Okay. Tapos, parang siyang ice cream dice. Parang isa-scoop out na lang siya. Okay. Oh, ganyan. Okay. Like this. Ang una natin ilalagay ay ang atong ice. Okay. Okay guys, so ilalagay ko na tong peach boba. Okay, peach boba. Yan. Let's put it. Tag-half sila para marami. So next naman, ilalagay naman natin ang ating blue tea. Okay, so ilalagay ko na siya here. Ayan, ganyan ng karami. Piling ko nga na parami yung ice.
Ayan mga guys, look. Ganito yung gusto nating consistency, folks. Yup. Okay, get na? It's good na. Okay, so i-transfer ko na siya. Okay, so next, ilalagay na natin ang ating syrup. Ganda ng kulay niya, no? Ganda ng colors niya. Ganda ng kulay niya. Look at it. Pero hindi pa tapos yan kasi lalagyan natin siya ng milk. So, magsistay siya dun sa taas. Tapos, kung sino man iinom, siya na bahala mag-mix. Hindi na tayong mix para sa... Kaya natin natin. Okay. Okay, game. Tapos, tutop na natin siya with mint. In fairness ah, talagang mano ako sa presentation ah. Pero alam nyo guys, sa totoo lang, malaki factor yung itsura ng pagkain. Appetizing siya tingnan. Mm-hmm. Gugustuhin mo siyang kainin eh. Mm-hmm. Kaya sa itsura din talaga minsan na... Yes. Okay? Doon ka na-attract sa umpisa. Alright! That's it! Alright guys! So thank you for joining us today. Sana may mga natutunan kayo about spicing up relationship. Na joke lang. Sana ano, syempre na-enjoy niyo yung aming mga niluto at mga nire-invent ngayong araw na ito. At sana itry niyo din siya sa inyong mga bahay. And if you do, sana itag niyo rin po kami. So ayun guys! That was our first episode of Play Twists, and see you on the next episode, and we got more Play Twists. Kaya na na! Let's eat, let's eat, let's eat!